2021 online booking. Book, pay, ship! www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Ngayong araw noong 1868, ipinanganak sa Santa Cruz de Malabon si Felipe Calderon, ang nagsulat ng konstitusyon ng unang republika ng Pilipinas. Itinalaga si Calderon ng dating Pangulong Emilio Aguinaldo bilang kinatawan ng Palawan sa Kongreso sa Malolos. Sa kanyang paglilingkod, isinulat niya ang unang bersyon ng konstitusyon na isinumite sa Kongreso. Ito ang dahilan kung bakit siya tinawag na ama ng Malolos Constitution. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Alamin muna natin ang inaasang panahon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Unahin natin dito sa parte ng Luzon, ang buong bahagi pa rin ito ay napakaganda na magiging lagay ng panahon. Mababa ang posibilidad ng mga pag-ulan, lalo na dito sa parte ng Metro Manila, Tagaytay at pati na rin sa Puerto Princesa. Mararanasan na napakainit at maalisang ang panahon, mataas ang temperaturang tutungtong sa 33 degrees Celsius. Silipin naman natin dito sa parte ng Visayas. Asahan din ang maganda at maaliwala sa panahon. Napakababa pa rin ang posibilidad ng mga pag-ulan dito sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at pati na rin sa Metro Cebu. Laging uminom ng sapat na dami ng tubig para maiwasan ang dehydration. Ang temperatura inaasahan sa pagitan ng 23 hanggang sa 33 degrees Celsius. Silipin naman natin dito sa parte ng Mindanao. Asahan ang pangkalahatang maaliwala sa panahon sa Cagayan de Oro, Davao at pati na rin sa Zamboanga City. Malaki rin ang posibilidad nitong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na sa hapon o gabi. Tutungtong naman sa 33 degrees Celsius ang temperatura. Mataas ang demand sa tubig ngayong tag-init season dahilan ng pagkaunti o pagbaba ng level nito sa mga dam dito sa Luzon. Narito at silipin natin ang datos. Decrease in water levels sa Angat Dam sa Bulacan, pati na rin sa Pantabangan sa Nueva Ecija. Pero sa parte ng Magat Dam sa Isabela, good news dahil nadagdagan ito ng 0.30 meters kaya naitala naman kahapon 6 a.m. ang 163.45 meters. Samantala, mataas na ba masyado ang bill ng inyong tubig? Dapat ay malaman mo ang wastong paggamit ito. Narito ang aming tips. Dahil apektado pa rin ng El Nino ang ating bansa, ang pagtitipid ng tubig, malaki ang magagawa. Ayusin kaagad ang sira o tagas sa tubo ng tubig. Maligo sa maiksing oras. Mainam din kung gagamit ng tabo at timba imbes sa shower. Huwag iwanang nakabukas ang gripo. Gumamit ng water-efficient na gripo, flush toilet at washing machine. Kung magdidilig, gawin ito sa madaling araw o bago gumabi para hindi agad mag-evaporate ang tubig. Para maiwasan ang kakulangan sa tubig, pagtitipid ang kinakailangan. Severe health crisis ang maaaring idulot ng napakaduming hangin sa Chiang Mai sa Thailand. Umabot na sa danger zone ang fine particulate matters sa lubhang delikado sa kalusugan. Ang nakikitang dahilan ng pagdumi ng hangin ay ang pagsunog ng mga kagubatan sa Myanmar dulot ng wildfire na sanhi ng napakainit na panahon. Dagdag pa rin ang matinding traffic na nagpapalala sa smog madalas maranasan kapag tuyo ang panahon. Inaabisuhan ng mga residente na magsuot ng face mask na kayang sumala ng PM2.5 particulate matter. Alam niyo bang bukod sa polusyon sa hangin, ang mga dumi mula sa poultry o yung mga baka ay isa sa pinakasanhi ng pagkasira ng kalikasan? Sa tugon dito, isang farm sa Netherlands ang nakamamanghang gumamit ng banyo para sa mga baka, yung pag-ihi nila.
Noong una, robot pa ang nagtitrigger sa nerve udders o yung bahagi ng baka upang maihi ito. Pero sa pagtagal, 7 na sa 58 baka ang kusa nang pumupunta sa urinal area. Marami pang madidiskubre bago kumpasyalan ang iba't ibang panig ng mundo, pero ang lahat ay alamin muna ang lagay ng panahon ngayong araw. Mahinang ulan ang inaasahan sa Rome, pero tuloy-tuloy ang exciting tours sa Madrid, Paris, London at pati na rin sa Berlin dahil magandang panahon ang iiral ngayong araw. Puntahan naman ang Canadian War Museum sa Ottawa, Ontario dahil maaliwala sa panahon ang inaasahan for today. Gayunpaman, malamig din ang temperatura dahil ito'y nasa pagitan ng negative 6 hanggang sa 5 degrees Celsius. Lagi namang magbitbit ng payong ang mga residente sa Melbourne at Canberra dahil maghimaulan ang panahon for today. Mabighani naman sa ganda ng Red Fort na simbolo ng kalayaan ng India. Pabor ang panahong mararanasan ngayong araw. Para pa rin sa mga kababayan natin abroad, ilista na ang mga sumusunod na impormasyon para sa nalalapit na midterm elections. Maaari nang bumoto ang registered overseas voters mula April 13 hanggang May 13 alas 6 ng gabi, Philippine Standard Time. Alamin ang tamang proseso ng pagboto sa www.dfa-oavs.gov.ph o www.comelec.gov.ph. Maaari ding puntahan ang Facebook page ng Office for Overseas Voting PH. Ang pagboto, ating tungkulin at karapatan. Isang paalala mula sa DFA-OBS, COMELEC at Panahon TV. Para pa rin sa karagdagang detalye at petsa kaugnay pa rin ng midterm elections, narito at alamin. Ngayong simula na ang campaign period para sa 2019 midterm election, narito ang mga mahalagang araw na dapat tandaan. Kasabay ng campaign period, sinimula na rin ang gun ban noong January 13 na magtatagal hanggang June 12. Ayon sa inilabas na resolusyon ng Commission on Elections, isasagawa ang campaign period para sa mga tatakbo sa pagkasenador at partidist groups simula February 12 hanggang May 11. Ang simula naman ng kampanya para sa iba pang kandidato ay March 29 hanggang May 11. Yan ay para sa mga House of Representatives at mga kakandidato sa regional at local levels. Nakalaan naman ang April 13 hanggang May 13 para sa mga overseas voter. Ipapatupad naman ang liquor ban o pagbabawal sa inuming alak sa May 12 hanggang May 13. Sa mga araw din na ito, ipinagbabawal ang pangangampanya ng mga kandidato. Samantalang nakatakda ang eleksyon sa May 13. At iyan ang mga araw na dapat tandaan ngayong 2019 midterm election. Ngayong simula na ang campaign period para sa 2019 midterm election, narito ang mga mahalagang araw na dapat tandaan. Nakatakda ang eleksyon sa May 13. Sa araw din na ito, bibilangin ang boto ng mga overseas voter. Habang nakalaan naman ang 3 araw ng pagbibilang, pag-canvas ng resulta at pagpapahayag ng mga nanalo para sa mga city o municipal elective official mula May 13 hanggang May 16. At sa May 17 hanggang May 19 naman ang para sa senatorials, congressional, party list, regional at provincial elections. Nakalaan naman ang June 12 para sa huling araw ng paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ng mga kandidato. At iyan ang mga araw na dapat tandaan ngayong 2019 midterm election. Masama ang epekto ng matinding init ng panahon sa ating kalusugan. Kaya naman, para ito'y maiwasan, narito at tandaan. Kakambal na ng mainit na panahon ang iba't ibang sakit. Kaya naman, para makaiwas sa epekto ng tag-init, narito ang ilang paalala. Huwag pabayaang walang kasama ang mga bata sa loob ng nakaparadang sasakyan. Sumilong sa malilim na lugar. Maging handa sa lagay ng panahon. Uminom ng 8 hanggang 12 basong tubig. Gumamit ng sunscreen. At magsuot ng light-colored clothes na mas kakaunting init ang naaabsorb. Tandaan, sa pabago-bagong lagay ng panahon, kaalaman ang kailangan.